karapatang maging malaya, karapatang mag-aral, karapatang maging masaya, karapatang alagaan, karapatang maglaro, karapatang mabigyan ng alan, karapatang isilang. Sa kabila ng dinami-rami ng karapatan ng mga kabataan, masasabi nga bang ligtas sila sa kapahamakan at karahasan ng lipunan? Mga batang dapat sanay na sa eskwelahan upang may matutunan. Mga batang dapat sanay nagtatampisaw lamang sa ulan at nagtatalunan. Mga batang dapat sanay kapiling lamang ang kanilang magulang upang sila'y maalagaan. Ang kwento ko, gising ng maaga para sa trabaho, simpleng hilamos lang. Dito sa maliit na baryo ng San Vicente sa bayan ng Malolos, nakilala namin si Emedeo Bigavieres o mas kilala bilang Junior. Isang batang may musmus na katawan, ngunit hindi mo akalain na siya ay sumasabak na sa paghahanap buhay. Nagmamasa po. Saan ka nagmamasa doon? Sa Balatan. Sa? Balatan. Si Emedeo ay ang bunso sa apat na magkakapatid. Ang tatlo niyang kapatid ay may mga sarili ng pamilya, kaya naman siya na ang katuwang ng kanyang magulang na nagtatrabaho sa kabuhayan. Siya ay nagtitinda ng diyosa sa umaga at pagmamasa naman ang kanyang pinagkakaabalahan pagsapit ng alas 3 ng hapon. Matinda ka ba, bunso? Ha? At asa ka, matulog doon? Hindi. Sino yung gumagawa ng daing? Tatay ko po. Binibenta nyo? Hindi po. Kinakain ko po. Umabot na sa mahigit 3 milyong menor de edad ang nagbabanat ng buto sa ating bansa. Sa bilang na ito, pinakamarami ang nasa itinuturing na extreme risk o mapanganib na. Ang pangunahing dahilan kung bakit may child labor sa ating lipunan ay ang kahirapan. Dahil lumalabas sila sa bahay sapagkat wala silang makain. Paano pupunta kang bahay ngayon? Magtitinda ka na? Eh, paano mami ang gabi? Oh, magtitinda pa rin po. Tuwing kailan ka naglalako? Mga alas 12 minsan, alas 3. Ano oras ka natatapos? Hanggang mga 7 ng maaga. Magkano kinikita mo? Minsan 500. Nakaubos ka naman? Oo. Oh. Saan mo nilagay yung mga kinikita mo dyan? Binibigay mo ba sa kao mo? Ay, sa plan, bibili ka ng sigarilyo. Saan yung ruta mo kapag nagtitinda ka ng sigarilyo? Dito. Sino ba nagtulak sa'yo magtinda? Wala po. Gusto mo lang. Madaming nakasaad sa batas ang nangangalaga sa karapatan ng mga kabataan na kung tawagin ay Republic Act. Katulad na lamang ng Republic Act 7610 at Republic Act 7658. Ay sinasaad na prohibiting the employment of children below 15 years of age in public and private things at Republic Act 7610 o Special Protection of Child Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Magkano nabenta mo ngayon? $2.50.
Diyan mo nagawa, Jay. Kita? Kita, Jay. Sige, kapatid siya nung dati kong mamasa, nagmamasa. Ngayon, tagaluto na yung kuya niya. Si Junior, dating nag-aaral siya na yung mga magulang niya, kumu walang maiano na pamparal sa kanya, yung kuya niya, na ngayon, tagaluto na ng balat, kinuha siya na kung kaya niyang magmasa, magmamasa siya. Eh, nung ano kasi nung una, taga-deliver na siya ng balat sa palengke. Ngayon, ano na siya, kaya na niyang magmasa, nakakaya na niyang magmasa, nakakuha na niya lahat ng gusto niya. Sige, si Junior, nung pumasok dito sa amin, siguro mga isang taon, mahigit, mga ganun. Dati yung taga-deliver ngayon, nakapagmasa na siya. Iba na yung level niya. Mas mataas na siya sa taga-deliver. Paano niyo po ilalarawan si Junior sa pagtatrabaho po? Eh, si Junior, eh, hindi natin masasa kasi bata pa siya. Meron siyang, kapag ayaw niya na pumasok, siguro narilibang siya sa ibang gawain. Kasi nga, bata pa siya. Kaya hindi namin pinipilit na siya ay pumasok sa amin na bilang taga-masa. Eh siya, kung gusto niya pumasok, papasok siya. Kung kailan niya gustong ano, hindi namin siya pinipilit. Kasi nga, iniisip ko na mas bata pa yung isip niya. Hindi namin siya pinaporsige. Dito, marami kami natulungan ng mga kabataan sa bilang ano, livelihood. Marami kami natulungan dito. Hindi lang si Junior ang natulungan namin dito. Ang masasabi lang, sana pagdating ng panahon, ibig sabihin, porsige niya, trabaho niya. Kung ayaw nila mag-aral, porsige niya na trabaho niya. Huwag nga silang mag-isip na kung ano yung... Pero si Junior, talaga inaalagaan na namin dito. Hindi namin pinababayaan. Pati yung mga magulang niya, hindi namin pinababayaan. So, sa Bulacan kasi, actually, yung child labor dito sa Bulacan, ewan ko, nanonood kayo ng Reporter's Notebook, no? Sa Bukawi, sabi nila may child labor. Ngayon sa Santa Maria at saka sa Santa Maria yung original. Yung programs and projects ng government sa child labor, aside from the advocacy, ano, kasi nagkakandak tayo ng advocacy sa mga barangay officials, teacher regarding the incidence of child labor. Pero yung specific intervention or programs na binibigay natin para dun sa parents nila, hindi dun para sa mga bata. Kasi ang bata, kailangang mag-aral, hindi kailangang magtrabaho. So, yung assistance na binibigay natin in the form of livelihood assistance para sa mga nanay, sila yung binibigyan natin ng pangkabuhayan. So, kung ano ang existing project nila, dadagdagan natin ang puhunan yon kung meron man. So, let's say, sari-sari store, dadagdagan natin yon. Kung wala naman at gustong magtayo ng pangkabuhayan, bibigyan natin ng kapital. So, yun yung mga assistance na binibigay natin sa parents. And aside from that, yung mga bata, nakikipag-tie up din tayo sa ibang mga sponsors, binibigyan natin ng mga school supplies assistance. So, basically sa DOLE, yun yung mga interventions. Trainings, livelihood, advocacy. So,
school supplies, kaya lang yung mga supplies na ganun medyo madalang kasi through sponsorship lang. Yung direct coming from DOLE in the form of capital assistance, pero hindi pera na ibinibigay sa parent. Para makasigurado tayo na magtatayo sila ng hanap buhay, ang binibigay natin mga gamit. So kung mananahi siya, bibigyan natin siya ng makina. So yun yung mga intervention na binibigay natin sa kanila. Ano po yung madalas na kahirapan? Oh, siyempre kahirapan, no? Ang root cause talaga is kahirapan. Doon sa mga parents na kulang ang income, pinagtatrabaho nila yung mga bata para makadagdag sa kita. Sabi ng DSWD, child labor free, diba? So, at wala kaming child labor program dito. So far, nabigyan namin intervention nga sa Bukawi, Santa Maria, Balanbas. Na-identify lang namin yung child labor or children at risk in partnership with LGU, yung kanilang mga peso kapag may nilalapit na mga batang manggagawa. Pero kami kasi, hindi naman kami nagka-conduct ng survey ng child labor. Kaya sinabi siyang unidentified child labor, it's because bawal kasi yon. So, syempre, hindi naman sila magpapakilala at hindi naman nila ipapalutang o isa-surface yung mga child labor kasi bawal nga. So, talagang tinatago nila. Kung ini-involve nila yung mga bata, patago. Kasi bawal. Kaya ngayon, kahit nasabihin nilang according to statistics, ganito karami ang child labor, sasabihin nila, let's say, 1,000. Hindi naman natin alam kung sino yung 1,000 na yun. Wala namang pangalan, wala namang mukha. Takot namang mag-surface kung sino yung mga purely statistics numbers lang ang nakukuha natin sa Philippine Statistics Authority. Pero walang pangalan. So, ang gusto natin, paano natin makukuha yung mga pangalan? Wala namang gustong mag-identify. Meron. Ang pwede lang kasing child labor, ang tinatawag natin na worst forms of child labor, ang pwede lang magtrabaho 14 years old and below ay yung nasa entertainment industry. Yung mga artista, nasa commercial, yun. Pero kailangan nilang kumuha ng permit sa Department of Labor. So yun yung 14 and below. Aside from that, wala nang pwedeng gawin yung mga bata. Entertainment industry lang ang pwede. Sa aming paglilibot, nakatagpo kami ng isang 16-anyos na lalaki na sa gitna ng tirik na araw ay di mo lubos na akalain na isa din palang batang manggagawa sa kabila ng paikipagsabay niya sa mga naglalaki ang construction worker sa Barangay Santisima. Kuya, gaano katagal ka na nagtatrabaho? Pero ano yung trabaho mo po dito? Bakery. Ano po yung, pwede nyo po may kwento yung ginagawa niyo sa bakery? Tuwing kailan ka nagbe-bakery, kuya? Ano lang? Eh, nung hindi pa ako pumapasok dito, doon ako. Pagka wala akong trabaho, doon ako. Napansin ko lang, kuya, kanina nagbubuhat-buhat ka. Nagkipagsabayan ka na sa mga hindi na, siguro mga age na, mga 30 plus na siguro sila, ganun. Ano yung pakiramdam na ikaw, bata pa lang, pero nandyan ka na sa ganyan trabaho, kuya? Wala lang, nasanay na, balik sanay na. Ito pala pwede interviewin yun, dalawa na yun.
Sino po ba yung nagtulak sa inyo para gawin yung trabaho niyan? Ako lang. Kumita. Magkano po ba yung kinikita niya sa ginagawa niya? Sa araw. Hanggang ano po yung natapos niya? Nung bata ko, ya, anong gusto mo paglaki mo? Police na yun. Police na yung tatay. Kasi nga isang kilo pareho. Ano nagbago yun ng pagtatrabaho yung buhay mo, Kuya? Parang ganun pa rin nung hindi ako magtatrabaho. Pero mas parang napaganda ngayon sa pinagkita ako. Anong oras siya, Kuya, pumapasok dito? Papasok kami ng 7. Tapos uwi kami ng 12. Tapos pasok ng alauna. Tapos uwi na naman ng 5. Ayan, pagka inari yan, bubos, nagbubos. Magami na kami ng buwan. Matapos paghaluin ng semento sa bato at buhangin, akit na sa itaas ng ginagawang bahay si Jeffrey upang iabot ang timba ng semento sa mga manggagawa. Nang aking subukang akitin ang bahay, napag-alaman ko na mapanganib ang trabaho ang pinasok ni Jeffrey dahil sa oras na magkamali ng tapak ang bata, ay maaari itong ikapahamak ng kanyang buhay. Bakit mo naisipan magtrabaho, Kuya? Kasi nga sa hirap ng buhay. Ano mga tulong na lang? 15 to 17, pwede nang magtrabaho yan. Provided, wala nga doon sa delikadong trabaho. Yung tinatawag natin na hazardous. Ano yung mga yon? Sa construction, sa mga pyro, sa agri. Basta yung delikadong trabaho. Kung titignan nyo, yung 15 to 17, nagtatrabaho sila sa mga fast food. McDo, Jollibee, pero wala doon sa kitchen. Crew lang sila. Andun lang sila sa harapan. So yun lang ang pwede nilang gawin. 15 to 17 yun. Yun yung mga out of school, yun, doon po mapasok. Pero kung 18, ano na yun, legal age na yun. Isa pa sa mga batang manggagawa na nakapanayam namin ay si Jason. Siya naman ay isang magkakahoy kung saan ginagamit nila ito sa paggawa ng trumpo. Parang katulong sa mga kitaw kasi nakatambay lang naman ako. Hindi may nagtulak sa'yo para magtrabaho dyan?
lang, ako lang. Nansipan ko lang kasi wala na yung ginagawa sa bahay. Nasaan na yung mama ko lang? Yung mama ko, kapalapit na. Yung tatay ko, kung mga bitbahan. Oo, mga bitbahan. Eh, sino kasama mo ngayon? Nakita ko. Paano yung trabaho? Sa umaga, nagsasako ng mga tupo. Nagsasako. Tapos, mag-aamon ng kahoy. Sino kuya kinukuha yung mga kahoy lang? Nag-deliver dito, kakilala ko. Magkano kuya yung kinikita mo dito? Pambo. Saan yun? Araw-araw? Isang linggo. Ang ginagawa mo sa nakikita mo? Nagbibigay ako sa nakikita ko. Gusto ko sa nakilagas. Ilan lamang sila Emedeo, Jeffrey, at Jason sa milyong-milyong menor de edad na nagbabanat ng buto sa ating bansa. Konting barya para sa gutom na sigmura. Habol hininga, habol pera. Mahirap man, ngunit kailangan makipagsapalaran. Mga pangarap nila'y hanggang saan tutungo? Mga patay, walang hinto sa pagsulong. Musmus na pag-iisip sa paghahanap buhay na katuon. Ito ang katotohanan sa likod ng kanila, mga bata. Gising na maaga.